ika-25 ng Hunyo, Webes, sa 12th linggo ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng langit." Sa araw na iyon, marami ang magsasabing, "Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo? Hindi ba't nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa ngalan mo? Ngunit sasabihin ko sa kanila nang walang paligoy-ligoy, hinding-hindi ko kayo kilala. Lumayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangi ng malakas, ngunit hindi nagiba ang bahay sapagkat itinayo ito sa batuhan. Ang sinumang nakakarinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin, bumagyo at bumaha ang ilog at humangi ng malakas, at bumagsak ang bahay at kay laking kapahamakan." Nang matapos si Jesus sa mga pananalitang ito, nagulat ang mga tao sa kanyang pangangaral sapagkat nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng kanilang mga guro ng batas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Malaki ang ugnayan ng pakikinig at paggawa. Ilang beses na ba nating naranasan na mali ang ating ginawa dahil mali ang ating pagkakarinig? Maraming pagkakataon na mayroon tayong hindi nagawa dahil wala tayong narinig. Naayon ang lahat ng ating ginagawa sa buhay sa kung ano ang ating nakita, narinig, nadama at naamoy. Mawala o magkamali ang isa sa mga pandamang ito, tiyak na apektado ang ating gagawin o ikikilos. Maraming beses na sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo na hindi lamang pinakikinggan ang kanyang salita, kundi sinusunod rin at isinasagawa ito. Dagdag pa rito, dapat na malinaw sa ating pagkakarinig upang maging tama at naayon sa kanyang sinabi ang ating gagawin. Halimbawa na lamang, mahalagang bahagi ng misa ang pakikinig sa salita ng Diyos. Subalit mahalagang bahagi rin ang pagdiriwang ng Eukaristiya. Ang pagtatapos, humayo kayo. Dahil sa paglabas natin sa simbahan, hinahamon tayo na harapin ang ating buhay ayon sa ating narinig na salita ng Diyos. Pagsasagawa. Pinakikinggan natin ang salita ng Diyos. Sinusunod at sinasagawa natin ito. Huwag nawa nating paghihiwalayin ang tinanggap ng ating mga tenga at ikinikilos ng ating mga kamay at paa.